pangalan ko eh. Reynaldo. Hindi ako tawagin Greg. Hindi ko lang ang oras nyo, panahon. Hindi po kami mag-iingay ha. Bibigay kami. Pakibigay bawat isa. Ako yan. Briefly. Ay, bawat isa. Ang ating ama upang
na sino mas sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Magkaroon tayo ng walang katapusang buhay. Sabi, pag namatay tayo dito, sigurado tayo na sa langit ang punta natin. Diba? Dito nga lang, ang init eh, diba? Okay? Ano pa pag napunta tayo sa impyerno? Diba? Mas masarap pumunta sa piling ng presensya ng Panginoon kaysa doon sa impyerno. Na doon tayo magsisisi. Kung diba may kasabihan, laging nasa huli ang pagsisisi. Pero ngayon, mapalad tayo. Bakit? Naririnig natin lagi. Ay! Lagi ko nalang naririnig yan. Wala na bang bago? Pero ang tanong, nag-response na ba tayo? Nag-decide na ba tayo? Na tanggapin ang ating Panginoon kaysa magbibigay sa atin ng kaligtasan. Di ba? So, siguro ito yung araw at panahon na mag-decision tayo. So, manampalataya tayo sa ating Panginoon. Then, repentance, pagsisihan natin ang ating kasalanan. Diba? Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Ha? Walang matuwid dito. So, kailangan pagsisihan natin. Diba, napakabuti ang ginawa ng Diyos dahil pinupos tayo sa ating mga kasalanan. Amen? So, nasa inyo pong decision, death or life, kayo po magdi-decision yan, hindi po kami, hindi rin ang Diyos, kayo. Binibigyan niya tayo ng panahon, pag-asa, na mag-decide kung pipiliin natin yung kamatayan or buhay na wala hanggan. Okay? Magsisihan natin ang ating kasalanan, sabi ng Pilate ng Persia 1:9, kung ipapahayag natin lahat ng ating kasalanan, niya tayo, patatawarin. Amen? Ganun napakabuti ang ating Panginoon. Ganun siya napakabait sa atin. Mahal naman niya tayo. Dahil niya na mapahamak tayo banda muli. Gusto niya lahat tayo maligtas. Magkaroon ng buhay na wala hanggan sa ating Panginoon. Okay? So, believe, maniwala tayo, manalig sa ating Panginoon Jesus. Siya lang ang sabi sa John 14:6, siya lang ang God, buhay ng kapotohanan. Walang sino nga makakapagligtas sa atin kundi si Jesus lang. Ito yung panahon na kung saan magdi-decide tayo. Pagsisihan natin lahat ng ating pagkakamali, lahat ng ating kasalanan. Okay? So, sabi sa Revelation chapter 3 verse 20, sa'y kumakatok sa pintuan ngayon ng iyong puso. Kumakatok siya ngayon. Kung pagbubuksan mo siya, kung bubuksan natin ang ating puso sa kanya, siya ipapasok sa inyo ngayon. Kung papapasokin niyo siya ngayong araw na to, magkakaroon kayo ng pampayapaan. Lahat gagawin ng Panginoon. Hindi ko alam kung sino kayo. Hindi tayo magkakilala dito. Diba? Talagang kalooban ng Diyos na lahat ng tao, lahat tayo makakilala ang maligtas. Ayaw niya na magsisi tayo bandang huli. Amen? Gusto niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Okay po. So, panguli, we have to decide. Magdi-decision tayo sa aking sarili ngayon kung ano ang pipiliin natin? Death or life? Diba? Kung hindi tayo sa hinawakan nyo, life or death. So, nasa inyo pong decision yan. Kung tatanggapin nyo ang ating Panginoon sa iyong puso, sa iyong buhay. So, ngayong hapong ito, niya po lahat na yung muko sumunod lang po kayo sa akin panalangin sa isip, sa puso, salita, sa gawa. Tanggapin nyo lang Panginoon, pagsisihan natin ang ating kasalanan. Wow,
Kaibigan, mapalad tayo dahil naririnig natin ang salita ng Diyos. Mapalad tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen. So sumunod na po kayo sa aking panalangin, tanggapin natin ang Panginoon. Wala tayong magagawa kung mawalay tayo sa ating Panginoon. Amen. Wala tayong magagawa kung wala tayong hindi natin tatanggapin si Jesus sa ating buhay. Kapatid, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Jesus. Ayaw niya na mapahama. Ayaw niya na maranasan natin ang kamatayan na walang hanggan. Gusto niya buhay na walang hanggan. So ang tanong, ano pong decision niyo ngayong hapong ito? Tanggapin ang Panginoon, magsisi. Okay? Kung ito ang decision niyo, praise God. Dahil magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon kayo ng kaligtasan. Sumunod lang po kayo sa aking panalangin. Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba. Lumalapit sa inyong harapan. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula nung ako'y maliit pa hanggang ngayon, Lord God. Lord, inubuksan ko po ang aking puso. Pumasok po kayo bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon, bilang aking hari at tagapagligtas. Linisin niyo po ang aking puso ng iyong banal na dugo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa akin ngayong araw na to. Mula ngayong araw na to, samahan niyo po ako sa mga plano at desisyon na lumago at ibahagi ang kaligtasan sa mga kaibigan ko, sa mga mahal ko sa buhay, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu, God, to convict our heart today. Thank you, Lord, sa eternal life. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat po, God, kay sa mga pasahero na narito, Panginoon, na tumugon at nag-response. Lord, you know them. You know their life, O God. I pray for them, O God, that you will bless them, O God. Panginoon, kailang nakakalam na sitwasyon ng kanilang buhay. Salamat po, Lord, at nag-response sila at tumugon sa panawagan mo sa kanila na buhay na walang hanggan. I-bless mo sila, sama sila pupunta, ingatan mo, makarating silang ligtas at mapayapa. Maging si Kuya Norman, ang driver, Kuya Pon.